Iba't ibang paraan sa pagpapakahulugan sa mga salita. May iba't ibang paraan sa pagpapakahulugan sa mga salita. Mabisang paraan ang mga ito upang mapalawak ang talasalitaan ng isang mambabasa, tagapagsalita, tagapakinig o tagapanood. Narito ang ilang paraan ng pagkilala sa kahulugan ng salita. Una, kasingkahulugan at kasalungat. Masasabing magkasingkahulugan ang isang salita kung magkapareho ito ng ibig sabihin. Halimbawa, mabango, mahalimuyak. Sinapit, kinahinatnan. Samantalang magkasalungat naman kung ang ibig sabihin o ang tinutukoy ay kabaligtaran ng salita. Halimbawa, mabango, mabaho. Pangalawa, konotasyon at denotasyon. Ito ay ang dalawang dimensyon sa pagpapakahulugan ng mga salita. Ang denotasyon ay karaniwang kahulugan mula sa diksyonaryo o salitang ginagamit sa pinakakaraniwan at payak na payag. Halimbawa, ang ganda ng bulaklak sa kanyang halamanan. Bulaklak, bahagi ng isang halaman na karaniwang makulay. Samantalang ang konotasyon ay may dalang ibang kahulugan o maaaring pansariling kahulugan ng isang tao o pangkat na iba kaysa karaniwang kahulugan. Halimbawa, maraming magandang bulaklak na anak si Bulan. Bulaklak, babae. Iba pang halimbawa, nagkakulay ang pisngi. Sumigla, kinilig. Namula o nagkaroon ng kulay ang pisngi, denotasyon. Maningalang pugad, maniligaw, konotasyon. Tignan o tingalain ang pugad, denotasyon. Pangatlo, paggamit ng kontekstwal na kahulugan. Ang kahulugan ng salita ay mauunawaan ayon sa pagkakagamit ng pangusap. Unang halimbawa, makitid ang tulay kaya't mahirap tawirin. Pangalawa, kung nag-ingat lamang siya at sumunod sa mga pamantayan ay hindi sana niya ito sinapit. Pang-apat, pagpapangkat ng mga salita. Ito ay mga salitang magkakaugnay o mga salita na may iisang kahulugan. Halimbawa, marikit, maganda, kaaya-aya, kabigha-bighani ang isang dalaga. Tandaan, isa sa mga susi sa mahusay na pakikipagtalastasan at pagsulat ang pagtataglay ng mayamang bokabularyo at kasanayan sa pagtukoy sa kahulugan ng isang salita. Mahalagang bigyang pansin at isaisip ang iba't ibang paraan sa pagbibigay kahulugan sa mga salita. Palawakin mo ang iyong bokabularyo at siguradong malayo ang mararating mo.